Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. My YouTube channel guys is Special Gaming. So don't forget to subscribe my channel guys. So guys, alamin natin kung magkano ba yung binabayaran yung electric bill ng 24 hours or 24/7 per month ng router nyo. Ito yung router is converged guys. Ito yung power adapter niya na 12 volts and 1 ampere. So compute natin guys kung ilan ba talaga yung per month natin binabayaran ito, kung malakas ba or hindi. So bali guys, ang pag-compute nito, hanapin mo lang yung power output niya or power rating sa mismong adapter niya or sa mismong router niya. May nakalagay dyan, halos parehas lang yan sila guys, kasi yung modem at saka kailangan niya ng may specs yan na power output or power ratings. Kailangan na parehas ng specs sa adapter para maging power sila, power on or compatible. So nakita nyo guys itong power adapter. Ito yung power adapter ng converged router. Tinanggal ko lang guys para ipakita ko sa inyo kung ilan ba talaga yung output niya, power output. So now guys, compute natin ngayon guys kung ilan ba talaga per month binabayaran natin sa 24/7 na router converged. So ito guys, ito, kuha kayo ng papel guys kung ano, kung alam nyo yung output ng ano nyo, adapter, or hindi lang to sa converged, sa iba pang mga appliance nyo. So bali to guys, 12 volts, 1 ampere. So gawin mo lang to guys, 12 volts multiply 1 ampere equal, ang lalabas niyang guys 12 watts. So 12 watts yung consume mo niyan, or equivalent sa specs na yun guys, 12 watts. Tapos i-multiply mo naman sa 24 hours kasi yung 12 watts na yan guys is 24 hours yung nakasaksak niyan. So bali yung router mo 24 hours. So kumukonsume mo siya ng 24 hours yung router mo kasi yung adapter nakasaksak palagi. So 12 times 24 times, or multiply mo lang guys, multiply 24. So ang answer is 288 watts per hour. So yun guys, total lang voltage niya sa 24 hours na ginagamit mo yan. At hindi lang sa 24 hours guys, kasi hindi mo pinapatay yung router mo, so within a month, so in 1 month equivalent to 30 days. So maximum na days 30 days. So i-compute natin guys, 288 watts per hour for 24 hours, i-times mo sa 30. So bali 30 days times multiply to 288, ang labas niyan guys is 8,640 watts per hour. So yung nakakonsumo mo guys sa isang buwan yan guys, 8,640 watts per hour. So yan ang nakakonsumo mong voltage sa isang buwan. So kailangan natin kunin yung kilowatts per hour nito. So ang lagay natin guys yung, kasi yung 1 kilowatt 1000 watts. So ilagay mo lang yung ano guys, yung 1000 kilowatts dito, kasi constant na yan guys. So 1000 constant na yan. So 8,640 divided by 1000 equals 8.64 kilowatts per hour. So ito yung labas guys, ito yung final na konsumo mo sa isang buwan, kilowatts per hour na yan guys. So hindi lang yan guys, yung ano guys, i-times mo pa yun sa rate ng local provider nyo. Sa amin ito, dito sa Agusan is Aniko. So ang rate namin is 9.7 per
kilowatts per hour. So yun ang rate nila, guys. Hindi lang ano, guys, hindi lang magkaiba-iba yan, guys. Every month mag-iba-iba yan, depende sa ano ng tupak ng provider namin. So minsan may 10, pero sa buwan na to 9.7 lang, guys, ilagay natin, guys, example lang, guys. So makikita niyo yan sa bills, guys, sa billing niyo ng kuryente niyo, kung sa Tagalog pa ilaw, makikita niyo sa ilaw ng billing niyo, guys. So yan ang rate namin, guys. So bali ito, guys, 8.64 kilowatts per hour times rate ng ano local namin 9.7 equals 83.839968. So round off lang natin, guys, 84. So 84 pesos per month yung binabayaran ko, guys, sa isang buwan, yung nakasaksak yung router ko na converged. So ganun katipid, guys, ganun katipid, ganun ka low power siya na kinukuha, yung talagang ano, guys, matipid siya kasi 12 volts and 1 ampere lang, guys. Sobrang tipid to, kaya hindi pinapatay. Pwede naman hindi pinapatay, guys. Namamatay lang kasi yung sa amin, minsan burnout, namamatay, pero may backup ako, UPS nilagay ko. Yan lang, guys, yung pag-compute niyan. Salamat, guys. Madali lang.